Ayan, have a blessed morning everyone. So, natanggang yung energy kasi napagod. Ay, ayan. So, magandang araw po sa lahat. I'm Myron's Official. Kung bago ka po dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and press the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Ayan. So, ang ating hair, kalkag-kalkag, kay bala nang walang sudlay, guys. Reaction na tayo. Hindi importante kung gaano ka kaganda sa harap ng camera. Importante yung totoo ka, di ba? So, ayan. Ang ating reaction video is about the highest earning YouTuber in the Philippines. So, which is, Kuya Bal is a top 7. So, kalain mo, guys, hindi siya nag 1 million subscribers. Nag top 7 siya na ang pinakamalaking nag-earning dito sa YouTube, sa Pinas yan, guys, sa mga YouTuber sa Pinas. So, hindi mo kailangan pala ng million na subscribers. So, ito, panoorin muna natin yung sinabi ni Kuya Val. Magalingap, ang subscriber ko po 800,000 lang. Isinama si Kuya Val po sa top 10. Ang sabi sa top 10, pinakamayamang YouTuber sa Pilipinas. Pang-pito ako. Oo. Nawala po ang aking mga sponsor. Wala nang tumutulong. Kung mayroon ako, konti na lang po. Kaya ito nga, yung ating babahay program, halos 100% wala na po sa ating YouTube channel. Isipin mo, rapid tool po. Ang subscriber po, 20 million. Ako si Doggy. Ilan yan? Siguro mga 16 million yan. Iba na Alawi, may 18 million. Tikram, Haraki, Niana Guerrero. Million po ang subscriber nila. Tapos, ini po, pang 8 si Alex Gonzaga, pang 7 ako. Si Alex po ay nasa 8 million subscriber. Si Kong TV, 8 million. Ba't napasama si Kuya Bal at si Kalinga Prab sa 10 pinakamayamang YouTuber sa buong Pilipinas? Sabi ko, ay, ano nangyari sa atin? Ang subscriber ni Kalinga Plab, Rob, mahigit pa lang pong 600,000. Sa akin po, 800,000. Ang katapat namin, million pong subscriber. Paano nangyari? Kaya tuloy, mga sponsor natin iba, nagsabi sa akin, mayaman ka na pala, Kuya ba? Isipin mo yan. Tuloy yung aking programa po sa pabahay. Ha? Halos lahat mula sa ating YouTube channel. Kung mayroon man, kukunti na lang mga nagbibigay sa atin. Kasi ang alam nila, kanilang isip, si Kuya Bal, milyonaryo na. Ito po, mga kaibigan, kailan man, hindi ako maging milyonaryo. Totoo yan. Alam niyo kung bakit? Kahit malaki po ang ating kikitain sa ating YouTube channel, yan ay para sa lahat. Hindi para sa akin. Hindi para sa akin. Ito nga po, another project ko po. Mag-start ako ng 15 small YouTuber. Tutulungan ko sila sa pagbablog po nila. Magawa ko ng videos kung sino yung mga small YouTuber po na aking tutulungan para umangat ang channel nila, mabigyan ng allowance, ng pera. Oh. Para pag sila po ay umangat, lumaki ang channel at makatulong sa iba, iba naman ang tutulungan ko. Paano ako magkaroon ng maraming pera? Ito yung pong isa pa, OFW. Yung mga umuwing luhaan. Oh. Gusto nang umuwi, bibigyan tayo ng negosyo sa Pilipinas. Bigyan ng package na pangkabuhayan. E paano yayaman si Kuya Bal, mga kalingap? Ang pera natin, lahat po yan ay palabas. Lahat palabas po. At tagal ko ng YouTuber po, magdadalawang taon na kumikita sa YouTube. Ano pa ang naipundar ko? Buti nga si Kalingap Prab dumating. Yung kanyang puti utang kita sa YouTube, bibili siya ng mga biling aso. So, ayan, narinig na natin yung pagkait si Kuya Bal, hindi makapaniwala. No? Paano nangyari yun? So, paano nga nangyari yun na naging top 7 siya?
Dahil po yan sa pagtutulungan din natin. Isa din yan sa observation ko, yung mga supporters na nandyan, nanonood, na nag-no skip ads. Kasi napakalaking tulong po talaga yan na no skipping ads tayo. Kasi lalo na yung mga humanitarian vloggers na pinanood natin, napakalaking tulong po talaga yan na hindi tayo mag-skip ng ads. O kung di na manood kayo, nag-dyan-dyan pa yung ads, maghugas-hugas muna kayo ng plato habang nag-wait sa ano, sa next video ni Kuya Val or ni Kalinga Pra. Basta anyone na humanitarian vloggers, guys, kasi napakagandang adhikain ni Kuya Val. Yan sila Tikram, sino ba sa Sir Arch Hilario. So, ang dami. Minsan, mapapaiyak ka na ganun. Sobrang hirap ng buhay, matanda na. Ganun yung mga bahay. So, ayan. Ang tanging talagang naitulong natin, lalo na tayong mga small YouTuber, pupromote natin yung mga channel nila. Kasi, syempre, hindi naman lahat din nakilala din sila, diba? So, promote natin yung mga channel nila, i-share natin kasi napakalaking tulong sa dami-dami ng na ano, sa dami-dami ng napagawang bahay ni Kuya Val. Ayan. Kalinga Prab. So, ang dami na tulungan, no? So, yan, malaking tulong yan sa atin, sa kanila at sa atin. So, yung ano nga, guys, yung feelings nga pag nag-ribbon cutting na talaga, guys. Yung feelings ko, wow, parang nag-share na rin ako kahit wala akong inabot kay Kuya Val. Kasi, no skipping ads ka eh. Napaka-importante talagang no skipping ads. Please, guys, no skipping ads tayo. Kahit sa mga small YouTuber, sana hindi din natin i-skip ang ads, no? Ganon. Manood tayo ng tama. Tsaka, syempre, no negative vibes tayo. And then, ayan. So, tayo, mga small YouTuber, dito tayo nag-YouTube. Ang hirap, no? Mag-upload ka ng video. Swerte lang kung after one day may manood, may nag-views ka ng 50 or 100. Ang hirap talaga. So, ito din to ang pinakamalaking opportunity na binigay ni Kuya Val sa atin. Reaction video. So, mag-reaction video tayo. Ganito, ganyan. So, yun nga lang, guys. Ang pagre-reaction video, syempre, nandyan tayo, kakampi tayo sa ating mga iniidolo, kumakampi tayo. No, meron namang parang sinisiraan din nila yung iniidolo. Syempre, una tayong nasasaktan, una tayong magbitaw ng mga salita laban sa mga taong yun. So, ayan, hanggang nag-away-away na. So, itong latest na mga live, which is si Michelle Japina, si Kahelper, ganyan, ang nagkakasagutan sila, tapos mga paringan about sa mga sponsor. So, sana hanggang doon na lang magparinig. Akin as may opinion, guys, ha? Kasi napansin ko kanina sa live ni Kuya Val, nandoon sila nagmumurahan sa live ni Kuya Val. Kung pwede lang, no? Kung pwede lang, huwag na lang nating dalhin doon sa live ni Kuya Val. Yung ganong mga salita na, ano yun, utak ta lang ka. Eh, may mga bad words na ganun, no? Mga bad words na ganun. Ano yun? Ano ba yung tawag nun? Demonyo? Demonyo daw? Ay, Diyos ko, Lord. Pero ako natatakot magbanggit ng mga ganyan. Uy, oo, yung, ayan, sumapi ka na sa mga demonyo. Parang ganun. So, tayo naman, guys, careful lang tayo. Kahit, syempre, pagalit ka, minsan nakakalimutan mo talaga yung ano na yung binibitawan mo na mga salita. Nandito po tayo sa social media. So, ganun. Ako nga, guys, gusto ko nga ano sa mga anak ko na, anak, panoorin mo, baka balang araw, wala na ako dito sa mundo, pwede kong ipamana sa mga anak ko o mag-vlog kayo para makatulong kayo sa mga walang-wala. Kasi ako pa naman noon talaga, pag may nakita akong gano'n na kumukuha na ng pagkain sa basurahan, tinuturoan ko talaga yung mga anak ko, kung meron sila, mag-share sila kasi
tayo, swerte tayo sa buhay natin na meron tayong kinakain. Nakakain tayo 3 beses sa isang araw, 'di ba? Napakaswerte natin. Kaya minsan yung mga ganyan sa live, nagmumurahan, nag-aanuhan. Okay lang sana eh. O sige, magmura kayo dyan sa live nyo kung anong gagawin nyo. Sana doon, hiling ko lang po ha. Hiling ko lang po sa inyo. Sana maintindihan ko po. Maintindihan nyo po. Ako yung naawa kay Kuya Val. Kasi, ano, stress yan. Maghapon. Siyempre, hindi madali po yung ginagastusan niya. Yung pinapagawa niya. Naghahanap sila ng matutulungan. Di, akalain nyo yun. Sila na yung naghahanap ng mga senior na tutulungan. Sobrang sirang-sira yung mga tahanan, di ba? So, kung sana, please, no? Makiusap ako kasi ako ang nag-comment ako. Sabi ko nga eh, kung pwede wag na lang sana mag-away-away. Kalimutan nyo na mag-thumbs, mag-like sa live. Nakalimutan nyo mag-like sa live. And then, away ng away, ganyan, nagmumurahan eh, sumapi na kay demonyo. Oh my God, ayaw ko talaga banggitin. Pero ayaw kong ganun, hindi ko, ano no. Lahat naman kasi tayo, may ugali tayong mabait, may ugali tayong hindi din maganda, lahat tayo. So, as in, dito tayo sa social media, kontrolin natin. Hanggat kaya. Kasi, kahit ano, yung ano guys eh, yung salita, tumatagos na yan sa ano natin, tumatagos na yan sa puso natin eh. No? So, mag-ano na lang, ano mang nangyayari. Kasi minsan kasi, pag salita ganito ganyan, report si ganito ganyan ganyan, so nadagdag bawas yung chika. Ayan, kung may problema kayo kay Kuya Val, yung mga sponsor, kung may problema kayo kay Kuya Val, no, tawagan nyo kasi nandiyan naman yung number niya, nakalagay naman yun sa mga video niyan. Then kahit tawagan nyo sa live kung anong nangyari kasi sumasagot naman siya sa mga live eh. So yun, good vibes na lang guys kasi yun lang hiling ko, hiling ko din sa kapwa ko, supporters, YouTube, small YouTuber. So yan, good vibes na lang tayo pag sa live ni Kuya Val kasi apektado din siya eh, apektado din siya sa ganung pananalita natin na nag-aaway tayo sa live. Ano lang, good vibes please kasi akalain ninyo yun, binigyan tayo ng big opportunity na mag-vlog tayo, mag-reaction video tayo. Guys, take note. Saan ka makakita ng okay, nag-million views na as in open sila na pwede kayong mag-reaction video sa aking mga uploaded, di ba? Hindi tayo halos makakita. At ako, kailan lang ako nag-reaction video? Nung pumayag na talaga si Kuya Val na pwede tayong mag-reaction video. Diba? As in, sa ganong paraan, may pupunta sa channel natin. Kung nagustuhan yung reaction natin, mag-subscribe sila, diba? Magandang ano yun, malaking tulong na yun ang ating pagre-reaction. So, iingatan natin ang ating mga pananalita. So, yun lang. Paggalit tayo, ating mga bunganga hindi talaga makontrol. So, yun. Hindi din maganda na pagdating ng panahon, nasishare, na pinapanood tayo ng mga anak natin, mga apo natin, apo na agad. Ngayon, mga apo natin, ganito pala yung lola ko. Ganito pala yung mama ko. Bakit nagmumura social media? So, hindi siya magandang ano sa mga anak natin. Tularan. So, dapat tayo yung magandang ehemplo. So, o gagawa tayong reaction tulad ng nag-re-upload video, diba? So, gawa natin yung reaction. Bigyan natin ng chance. Kung inulit pa niya ng inulit yon, doon na natin gawa ng paraan na mabura na yung channel niya, diba? Kasi lahat tayo kailangan ng pera dahil wala tayong pera. Wala tayong pambili ng kailangan natin, ng needs natin. So, ayan. Congratulations to Kuya Val at sa ating lahat ng mga supporters.
mga sponsors na nandyan na natili pa kay Kuya Val. So yung umalis, wala na tayong magawa doon kasi di natin alam ang dahilan, no? Diba? So kahit ako, may narinig ako, ganito, ganyan. So, much better na lang siguro na sa kanila na lang yun. Kasi kapag maraming nakikisaw-saw, mas gugulo. Yan, mas gugulo, tapos magmumurahan na dyan. So, yan, good vibes lang. Support tayo kay Kuya Val, humanitarian vloggers, Tikram, ayan, si Idol Japper Sniper, guys, isa din talaga yan sa humanitarian vloggers. Iniidolo ko talaga yan si Idol Japper. Isa din po yan na tumutulong sa mga small YouTuber. Isa ako sa pinaiyak yan, Idol Japper. Ayan, so, alam nyo, saludo na lang tayo sa mga humanitarian vloggers. Kasi pag dadami ang humanitarian vloggers sa Pinas, meron sa Bicol, meron sa Cebu, meron sa Davao, meron sa Sultan Kudarat, lalo na sa mga Mindanao, no? Kasi sobrang hirap din ang buhay. So, hindi na tayo makakita ng gano'n na sobrang hirap ng buhay, di ba? Na bulok-bulok yung tahanan. O, diba? Kasi may tumulong. Napakaganda ng ginawa ni Kuya Val. Saan ka makahanap niyan, guys? Ako nga wala sariling bahay eh. Nangungupahan lang ako sa Manila. Sabi ko, wow, sana all. Kahit ganung bahay, makontento na ako, diba? So, let's, ano na lang. Yan, good vibes. And of course, congratulations, Kuya Val. You're the top 7 highest earning as a YouTuber sa Pinas. And then, Kalinga Prab, congratulations, you are 700,000 subscribers. Ayan, thank you. Ayan, sa lahat ng mga inudulo kong humanitarian. Ayan. Guys, tuloy lang, laban lang. Kasi, darating ang araw. Baka malay natin, no? Darating ang araw sa ating pagtutulungan. Wala na tayong makikitang mga naghihirap. May naghihirap, pero yung natutulog na maayos ang higaan, bumagyo, umulan, mahimbing ang tulog mo kasi wala kang inaalala na paano kaya si Lula, paano si Lulo, yan, paano si ganito, ganyan, di ba? So lalo na ngayon, parating na naman ang mga bagyo sa atin, ilang buwan na lang tapos na ang summer, no? Then yun, so ayun guys, tapusin na natin ang ating usapan kasi mag 12:30 na ng gabi dito. Ayan, so good vibes na lang po, please, ha, live ni Kuya Val. Ayan, kasi nakakawala din yan ng stress. Mag-comments na lang tayo ng maganda, diba? Sana maging kaibigan na lang tayo lahat, no? Ayan, sige guys, bye-bye! Now I'm really just too fucking still.